natin sa unang bahay na pupuntahan. Ate, may daw lang guti ay nga bullying nga iga hataga imo. Tikang ha free cope nga page. Asa nanahatag kami every time nga nagpapadarahiyahin kwarta. So, gipapapalit nihin groceries para ha ipanhatag ang mga tao. Yan na, nag-start pala kami sa so, di pagod gina mo iso. Pero itsunod, mabalik kami para buligan na troka mo. Okay. Okay. So, maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you. Welcome po. Bye bye. So at this moment, hindi na po namin nagawang record lahat ng pamimigay po namin dahil naabutan na po kami ng gabi. Pero balikan po natin si ate, yung pinakauna pong nabigyan kasi nagkwento siya about her life, especially kapag may mga kalamidad na dumadating sa Pilipinas, especially sa Eastern Samar, affected sila masyado kasi ilang beses na silang nabiktima ng landslide. So pakinggan po natin siya. Maraming salamat po sa inyong lahat nang ibinigay ninyo pong po itong mga grocery na mga anak ko po nag-i-snack na po. Maraming salamat po sa inyo. Nandito po kayo. At isa pa po, napakahirap talagang kalagayan namin po kasi lalo-lalo na po nga lalo-lalo na po nagka problema ng lupa ng asawa ko. At saka nandun ang bahay namin ng noon. Tapos naman, nagka-landslide kami. Muntik na po kaming mamatay doon. Pero, buti nandun po yung asawa ko.
Kung wala ang asawa ko, paano anong gagawin namin po? Ayun, kahit yung mga barangay po dito, hindi po sa amin tumutulong. Bakit po? Bakit hindi kayo tinutulungan ng barangay? Po. Kasi huwag po sa kanila. Sabi nila meron sa amin tumutulong. Sabi ko naman, wala naman sa amin tumutulong. Kasi ano pong gagawin ko? Wala naman namin pera, ipapapatayo namin ng bahay. Gusto namin ipaayos namin ang bahay namin, pero wala naman po. So dati po yung bahay nyo nandun sa taas, tapos nung bumagyo, lumislide po yung bahay namin. Mabuti walang nangyaring masama sa inyo, sa mga anak mo. Yung tatay niya po, nasugatan po. Pagkabas ng pinto. So ito po ngayon yung kalagayan nyo, wala kayo. Kaso lang po, wala naman ano. Walang? Kulang po ng ilaw namin. May kuryente kayo, pero walang ilaw. Dito lang po ang mayroong ilaw po. Kasi kulang po kami ng pambili ng pagkain. Kulang po kami ng pambili ng ilaw. Nabibili mo namin pagkain. Isang nga ngayon, wala namin sasayangin po. Wala kayong bigas ngayon? Opo. So, anong gusto mong sabihin po sa kay sa may-ari ng Free Cope? Maraming salamat po nga bibigyan po ninyo po ng kunting tulong. Hirap na po kalagayan. Kasi wala po anong gagawin namin po. Masasabi ko po, maraming salamat po. By the way guys, para sa konting kaalaman ninyo, gumawa po tayo ng act of kindness sa ngayong araw nito. At namigay tayo ng mga konting groceries sa mga nakita natin sa daan ng mga tao na feeling natin ay needy talaga. Maraming salamat sa Free Cope dahil sa kanila nabigyan tayo ng chance na makapamahagi ng another blessings para sa ibang tao at especially sa mga sponsor natin si Tita Arns. We are so glad and thankful nga you are sponsoring us giving us an opportunity to share our blessings to others, especially to those who are in need. And sa mga bumubuo ng Free Cope page and YouTube channel, and especially sa mga viewers natin dyan, we are so glad and thankful, and hopefully nga na mas marami pang manood. Patuloy nyo kaming suportahan. Guys, patuloy nyo kaming suportahan at huwag nyo kaming kalimutan sa lahat ng gagawin namin at act of kindness. And please view all our videos and subscribe our channel and like our page. And that's all. Thank you. This is his place.